What's up, mga boss? Again, this is Eric Cotobike. Welcome back to my YouTube channel. At syempre, balik ulit tayo ngayon dito sa Vance Bike. Syempre, alam nyo naman si Eric Motobike, malapit lang dito sa Vance Bike. Hindi nyo na kailangan lumayo. At kayo rin, kung taga dito lang kayo sa Cavite, ay dito na lang kayo pumunta sa Vance Bike. Alright, ito pala sa mga bago sa akin channel. Yun, thank you. Bago ito umpisahan, God bless. Mamaya ko nituro sa inyo uli sa mga bago sa akin channel yung location nila, no? Pagtapos ng video. Dahil doon sa nakita nyo, nakikita nyo sa akin thumbnail bago mag-umpisa itong video, ibabike check natin yung bagong dating dito na road bike nila na medyo pangmalakas na masasabi natin, no? Yun, yung Pro Max. Okay, let's go! Okay mga boss, no? Hindi na natin masyado patatagalin ito. Balatan ka agad natin, bike check agad natin si Pro Max PR50. Yun. Tatlong kulay, no. Ayun yung mga combination na blue and gray. Ito. Ayan, may dilaw pa nga eh. Tapos yung puti and dark gray at red. Yan. Sa size naman nito, parang tingin ko pare-parehas lang ang ano nito, para pare-parehas lang ang size. Ayun, may mga nakasulat dito, aluminum T4 or T6 by T6, no. Ayun, sa frame alloy. Yan, teka. Sorry mga boss, hindi ko makita yung ano nito, yung size. Importante yung size kasi nito. Ayun, may 48. Nakita ko dito, may 48. Tapos, ano pa ba available? Mga 46, meron din. And then, tong red na glossy is 46. Dalawang 46 mga boss. Kaya isang 48. Yan. Okay. Balik ulit tayo sa frame. Ayan, sa frame alloy, tapos integrated sa kanyang head tube. At may nakalubog na sa kanyang kable. Yung ICR niya, no, sa preno. Ayan, sa preno, sa shifter siguro. Ayoko ng balatan. Ayan. Tapos, punta na kagad tayo sa drivetrain. Sa drivetrain niya dito sa crankset is powered by Pro Max na rin, square type. Na naka 2x8 siguro to mga boss. Ayan, 2x9. Tapos, sensa sa kanyang RD. Ayan. Ignite. Sensa ignite. Tapos, caliper brake. Ayan. Kikita natin mga. Dito sa ano. Ano ba ito? Alloy ba ito? Itong port. Tingin mo. Parang bakal. No? Ha? Bakal. Okay, dalawa lang naman ito boss. Itong ano niya. Hindi ito magiging ano. Titanium. Pag hindi siya bakal, alloy. Sabi nun. Migan. Alright. And then this stem is ano na rin to. At talaga sigurado din mo pag hindi to alloy, ano to ba? Bakal. Ayan sa stem, promas bababas na naman ako dito na malupit eh. And then ito pag mga ganito kasi pormahan, eh, lamang sa ano to boss, lamang sa tawag ito. Lamang sa bakal to, tawag ganito no. Eh maliit na bagay na, importante yung frame is alloy. Sa seat clamp, ayan makita natin quick release. And ito yung pedal niya, no? Hard plastic. Kaya medyo matibay-tibay na to. Pro Max na rin sa kanyang upuan, sa kanyang saddle. Ayan, sa cockpit, ito is naka, anong tawag na nga sa ganito? STI. Ayan, malinis na rito. Wala lang tayo makikita, no? Sa shifting nito siguro, parang yun sa ano to, parang sa retrospect siguro sa Twitter. Isang mahaba pa kaya tapos yung release konti-konti. Ayun, ganun lang naman 'yan. Wala kasi siya rito yung isa pang ano rito, yung kalabitan, no. Ayun. Okay, pamili na lang kayo ng kulay mga boss dito. Ayun, available yan dito. Tapos alam ko, meron din do sa kabila. Sa kanila sa kabilang brand nila do sa May Bayan Luma is available din to doon. Sa alam ko ah, meron din ito doon. Ayun, tatlo to mga boss. Ang presyo nito is 12,500. Ayan. Ito yung bago dating dito kasi yung nakaraan yung ipinakita ko sa inyo is yung titanium. Ayun, nasa dati kong video yon yung road bike. Ayan, ito naman yung bago dating ngayon na medyo budget. Hindi siya ganun kamahalan. Ang maganda pati rito mga boss is naka-STI na siya. No? May nakalimutan pa pala ako sa gulong. Ayun, 700C by 23C. At ito, alloy ito mga boss at itong rim niya. Pro Max na rin. Ayan, pagdating dito, ayun, pag hindi black stainless, mas maganda sana kung black stainless to mga boss, pero hindi na masyado malaki issue yan. Hindi na natin pwede paghanapan pa na masyadong ano to sa mga ganong presyo, no. Pwede naman natin i-upgrade kung meron tayong i-upgrade dyan. Okay,
Ayun, lipat naman din uli tayo dito sa Extreme. Dati may na picture ako rito na Extreme. Ayun, at nagkaroon ngayon uli ng Extreme dito. Yung first, pangalawa na to, pero first pa rin. Yun ang kagandahan dito eh. Pangalawang ano na to rito, first pa rin siya. Okay. Punta kagad tayo sa frame ni Extreme, no? Alloy to, mga boss. Ayan, Extreme Innovation. Okay. Yun sa size nito, maghanap tayo ng size nito. At wala ako makita. Ayan, edi sa gulong na lang tayo pumunta, mga boss, no? Wala tayong makita dito sa frame. Sa gulong, makakasigurado tayo. Ayan, 29. Ito. Ayan, 29er. All-terrain yung brand ng gulong na CST Sport, no? Okay. Balik tayo sa frame. Sa frame niya, ayan, alloy, smooth welding. Makikita natin, no? Halos yan. Wala talaga tayo makita rito, mga kaliskis buhaya, kaliskis butike, o ano pa man yan. Tapered head tube na rin siya. Ayan. Naka-ICR na rin. Ayun, nautal na naman. Gawa ng face mask. Magtanggal muna ako ng face mask, mga boss, no? Okay. Sa tinidor naman, ayun, may 100 na travel siya. Extreme na rin yung brand. 32 Extreme. Ayan. Series Pro. Yan yung mga nakasulat. Air type. Manual lockout. Medyo itim yung stanchion niya, no? Okay. At punta na tayo rito sa kanyang crankset. Sa crankset, powered by Pro Wheel na Halotech na naka 1x. 3040 mga boss. At dito naman tayo sa kanyang cogs na naka 1150 teeth. Ayun, 12 speed to. Pero mas maganda, bilangin na lang din natin. 3, 4. Okay. Tama, 12 speed. Siyempre, kasi type to boss pagdating sa mga ganyang klase ng ano. No? Shimano na to. Yung kanyang ano, hub. Shimano na yan. And S-Ride pala to, mga boss. Ayan, naka S-Ride pala to. Yung kanyang... Ayun, ang ano rito. Wala ako napansin dito. Wala siyang clutch. Wala ako makitang clutch dito, no? Ayan. At sa dropout niya is quick release na rin. Siyempre, same lang yan ang likod tsaka unahan. Ayan. Sa preno naman, Shimano yata to, MT-200. Okay, MT-200 niya to, mga boss. Ayan. Okay. At sa ano, Extreme na rin, sa kanyang ano, tawag dito, handlebar na may katamtaman yung haba, pati dito sa kanyang grip, handle grip, Extreme na rin. Ayan, makikita natin, no? Okay, sa presyo nito is 28,000 pesos. Ayos. Okay, ayan, pahabol ko uli, seat clamp, quick release, at sa seat post nito is alloy, Extreme na rin sa kanyang saddle. Ayan, si Extreme first. Laging first. At sunod naman ito, na si Twitter. Marami na akong ano nito. Naku, ang dumi ito. Pasensya na mga boss, ha. Yan. At may manual book pa. Kasama pa yung manual book. Ayan, bago magkalimutan ng presyo nito si Twitter Warrior, dito is 38,000 pesos. Check ko nga ron sa aking ano. 36 pala. 36,000 pesos, no? Ayan. Na... Tingnan kaagad natin yung ano nito. Alam ko po si ito is carbon. Ayan. Carbon frame to. Ayan. Sa size ng gulong is 29. 29er. Ayan. Kitang-kita. Wala tong daya, mga boss. Ayan. Inova Pro Cross. Yung ginamit ako. Pass rolling. Ayan. Medyo makikitid yung mga gulong niya. Tapos. SRAM pala to. NX. At Tektro Auriga sa kanyang tawag dito hydraulic brake, at mayroon na rin siyang remote. Yon, may remote lockout na yung fork nito, mga boss, ha. Ayan, ang manibela niya is para mga 700 medyo makitit-kitit, parang hindi siya standard. Twitter na rin sa kanyang handle grip. Okay. Tapos dito tayo, punta tayo rito. Ayan, tama, kitang-kita yan, carbon Fiber Warrior, no? Size medium. Ayan. At sa pagdating naman sa crankset, ayan, retrospect, ayan, new style, Halotech 3040 na naka 12 speed na rin to, mga boss. Ayan, SRAM NX 1150 teeth. Ayan. Okay, syempre alloy na rin yung rim. Naka skin wall ang gulong. Ayan, makikita natin kay Twitter Warrior, at hard plastic na rin sa kanyang pedal, Twitter sa saddle, at true axle sa kanyang ano, sa manual lock ng gulong ito. True axle yan, mga boss. Unahan at likod. Na ang presyo niya is 38,000.
Ayun, diretso na natin pagtapos sa tayo sa mga bike, no? At meron dito sa mga naghahanap ng mga wheel set, ayan, meron dito, murang-mura lang ito mga boss, 4,500. Eto, ayan, tingnan niya natin, marami ito eh. Ayan, no? Ayan, Maddox na. Maddox o Maddox sa pagbasa, no? Eto, ayan. Ang presyo nito is, ano to, 4,500 pang road bike. Ayan. Maghanap tayo ng merong ano. Merong, tingnan natin yung tunog. Kung ilang poles to. Wala kasi si Bossing eh. Kaya hindi ko alam kung ilang poles yung ano nito. Quick release na rin ito mga boss ha. Ayan. Okay. Titingnan natin, check natin kung maiingay ba yung ano niya. Ah, walang tunog. Ayan, tahimik. Okay. Tahimik to. Pero ano na to, self bearing na to mga boss ha. Si Maddox yan. 4,500 pang road bike. Okay. Alloy. Ayan. Parang 24 holes nga lang yata ito. Madalang yung butas mga boss eh. Ayan. Available yan dito sa mga gustong magpalit ng mga rim dito. Sa Vans bike is available. 4,500. Ayan. At tapos may sinasabi rito si boss. Meron siya rito mga group set yata ano. Na Jore 10 speed ng mga 1x I think. Mga ganun. Ito 12 speed. Ayan. Available yun dito sa Vans bike mga boss. Okay mga boss, tapos ko na sa inyo ipakita yung available dito nilang road bike, no, na medyo budget. Ayan, hanggang dito na lang siguro yung video. At dun sa mga gusto mag-inquire, ilalagay ko sa description yung kanilang contact number at yung kanilang bagong Facebook page na Vans. Ayan, click nyo na lang dun. About naman sa mga shipping, alam ko pwede na basta dito lang sa malapit. Ayan, ito sa mga bago pala sa aking channel at sa matagal na, thank you sa walang samang suporta. Ayan, God bless. Ayan, magpapaalam na si Eric Motorbike. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod na bike shop na pupuntahan at sa mga long ride. Yung pupuntahan natin bike shop, kadalasan niya ang Vans. Okay, dito na lang. God bless. Love you all. Bye-bye.